So, based sa experiences ko sa pagmamanage po ng aming hardware in 12 years, so ano ba yung mga pagkakaiba ng mga arawan sa inyong mga contractor or manggagawa at labor na pakyaw at labor materials? So, yung arawan sa mga workers, madalas po, medyo mabagal po ang trabaho niyan. Hindi po ganun kabilis katulad ko. Di katulad kapag ang kanilang pinakyaw ay yung labor. Kapag pakyaw nila ang labor, ibig sabihin halimbawa ang cost ng materials mo ay 100,000. So minsan ang singil nila ay kung dati 50% pero dahil tumaas na ang lahat ng mga bilihin. So ang singilin nila ngayon na ay 65% at hanggang 70% po ng materials nyo. So yun po yung cost ng kanilang labor. Ngayon sa araw, kung makakuha ka ng mga workers na mabagal talaga ang gawa, actually, halos papantay lang po yung 70% ng labor materials nyo na kontrata. Kung labor lang yung kontrata sa inyo ng inyong mga worker, ay halos pareho lang siya. So, ang advantage lang po ng kapag-arawan ay yung mababudget mo pa yung pera mo. Halimbawa, hindi pa dumarating yung budget mo, kinulang ka. So, pwedeng pastak mo muna in a while. Compared naman dun sa pakyawan, kapag pinakyaw nila yan, so progress billing, kapag may mga natapos silang kontrata, based dun sa mga napag-usapan nyo, halimbawa, per scope work kayo, halimbawa, ceiling muna or partition muna, tapos after nila magawa yun, sa kanyo sila babayaran or progress billing, kung ano yung matapos nila, yun yung babayaran nyo sa kanila. Medyo mabigat kasi ibabayaran nyo sila dun sa mga progress po na nagagawa nila, progress billing na po. So, yun po yung kaibahan dun sa pakyaw na labor at arawan po na trabaho. At kapag labor materials naman, so yan medyo alanganin tayo dyan sa labor materials. Dapat kapag ka kukuha kayo ng contractor na labor materials ang pakyaw sa inyo, dapat yung referral by referral o kaya yung kilala nyo talaga na mahusay at talaga na mamakyaw ng labor materials. Kasi minsan yung iba, hindi sila sigurado dun sa computation nila. Nangyayari minsan dahil labor materials nga sila. Nangyayari din sa mga customer ko na hindi tinatapos po yung kontrata sa kanila dahil ubos na yung pera na nakukuha nila sa customer nila at wala na silang pambili ng materials at pampasahod sa kasamahan nila o sa in-hire nilang kasamahan sa trabaho. Okay po yung labor materials kung kilala nyo po yung contractor na talagang alam nyo meron siyang budget, meron siyang pang paluwal kasi yan labor materials, progress billing din yan. Si contractor mo ang bibili ng mga materials mo at siya ang bahala sa lahat. Ang advantage po doon ay wala kang po problemahin. Si contractor talaga lahat ang gagawa niyan. So, sa labor materials, wala kang masyadong iintindihin. Si contractor mo na lahat ang mag-aasikaso niyan lahat. Kung ano man yung mga kulang sa materials, kung paano papasahurin yung mga tao, hintayin mo na lang matapos yung mga project kung ano man yung napag-usapan nyo. At kung labor naman po yung inyong usapan, ang papakyawin niya sa inyo ay labor lang at syempre, kayo po yung bibili ng materials. Mag-iintindi pa rin kayo kung ano yung mga kailangan nila para matapos nila yung kontrata nila sa inyo. So, ang pinaka-ma-advise ko kung ang budget mo ay hindi ganun kalaki at sa tingin mo ay kukulangan ng budget mo sa iyong home improvement project, magpa-arawan ka na lang. And then, kung gusto mo naman mabilis ang trabaho, pwede naman labor lang ang ipakyaw mo at ikaw ang bibili ng materials para alam mo yung mga materials na ilalagay sa bahay mo. Ngayon, kung ikaw naman ay talagang may budget at ayaw mong mag-asikaso, so labor materials na lang ang kunin mo na contractor. Make sure lang na license po yung contractor na kukunin mo at experience at alam mo na sigurado may budget siya, meron siyang pampaluwal just in case na din yun sa usapan nyo ay halimbawa progress billing kayo. Meron siyang pampaluwal, meron siyang pampasahod sa tao, meron siyang pambili ng materials at makakasiguro ka na matatapos niya yung kontrata dahil meron siyang budget. Dahil kung ikaw ay masisilaw ka sa mga mababang kontrata ng mga contractor na offer sa iyo, ay huwag ka papakasiguro dahil sobrang mababa yung kanilang kontrata dahil possible na nagkakamali sila ng kwenta at magkakaproblema ka sa huli kasi hindi nila matatapos yung kontrata dahil malulugi sila.
Ang reason minsan kaya nalulugi yung mga nagpapakyaw ng labor materials dahil yung mga products po ngayon, yung mga construction materials ngayon, pabago-bago po ng presyo. Lalo na po yung RSB at semento. So, kung halimbawa, hindi naman sakto yung kanilang estimate at tumaas yung presyo, so, kapag nagkaroon po ng pagbabago sa mga presyo, kung tumaas yan, ay malulugi sila sa kontrata nila sa inyo. Unlike kung kukuha ka ng mga experience ng mga contractor, medyo mataas syempre ang presyo niyan. Pero dahil mataas ang presyo niyan, ang ibig po sabihin nun ay quality po ang trabaho niyan at experience sila. Alam nila yung lahat ng ginagawa nila at kwentado po nila yan. So yun lang, sana nakatulong yung konting tips and advices para makapag-decide kayo kung ano po ba yung kukunin nyo, kung kukuha ba kayo ng arawan or kukuha kayo ng pakyaw labor or kukuha kayo ng contractor na labor materials ang papakyawin nila sa inyo. Kung naging helpful po sa inyo itong video na ito, paki-follow naman ako at meron din akong YouTube channel, paki-subscribe na din at paki-heart. At kung meron kayo mga questions or suggestions about sa mga construction materials, you can DM me, meron po akong Facebook page. At kung meron kayo mga kailangan ng mga construction materials, meron po akong TikTok shop, Tajili Santos, Ate Dal. So, check nyo na lang po yung aking profile. So, follow for more construction tips and hacks. God bless!